Hi. Oh no. Ano, kumusta? Kumusta po kayo? Ito na naman ako. So, bagong video. Namiss niyo ba? Ako lang to ha. Namiss niyo ako. At for today, since this is my first vlog again, so, yung mga kaibigan natin dito, nag-prepare ng tanong. Okay, yung mga tanong na hindi ko alam eh, hindi, extra na lang sinabihan ako na i-interview daw ako kaso wala nang mag-i-interview sa akin ngayon. So parang kayo lang talaga nakatingin sa akin. Tsaka sila. Sila lang, tsaka kayo. Ngayon, yung mga tanong na yun is di ko alam kung ano yung mga tanong na ibibigay sa akin. But I will just answer it galing sa puso. Diba? Para tignan natin kung ano yung mga tanong na yun. Okay? Para naman at least maliwanagan lahat. Okay? So, ano ba? Unang tanong natin. Dati kasi nagsimula ka ng channel, pero nawala. Anong nangyari? Ah, okay. Medyo mahaba-haba kasi yung kwentuhan to. Okay, medyo mahaba-haba ng konti. Dati kasi I started my channel last year. During the start of pandemic. Una, parang ang init. Saglit lang ako. Mainit eh. Yan talaga. Pero naluluto na ako sa mga unang tanong pa lang eh. Okay? So ngayon, tutuloy ko. Nag-start ako ng video last, I think March ata. March ba yun? Or May? May ng 2020. So ngayon, ilang videos lang yun, tapos nawala. Nawala siya, tapos hindi na ako nag-upload ng video. Una, ang naging dahilan kasi is, nung nag-resume yung trabaho natin, so hindi naman siguro lihit sa inyo, ako po ay isang full-fledged engineer, and I am running my own business. So, nangyari, ang daming kailangan ayusin na problema sa site, sa mga project, so kailangan ko mag-focus. At nawalan ako ng time na yung ganito, na mag-shoot ako. Hindi naman ibig sabihin may time ako ngayon. So, eto ngayon, nakapag-decision kasi ako na mas lalo akong magpatuloy yung pagbibigay sa inyo ng content. So, ang reason nun talaga, number one, is dahil dun sa start, nag-resume yung trabaho ng June, nawala na. Hindi ko na nagawa talaga yung pag-video. Tapos, pangalawa, yung may mga problemang dumating sa akin na it's personal, actually personal yung mga dumating na problema, na parang na-demoralize ako. Oh no! Ganun, na-demoralize ako, hindi ko siya parang sabi ko parang hindi ko kaya ata ituloy ito kasi nga may mga bashers na. Nagsisimula pa lang tayo, may mga bashers na tayo. Paano ito pag lumaki na, di ba? So, yun yung naging reason na na-stop ako. Pero talagang pinaka-general reason nun kung bakit hindi talaga natuloy is that nag-resume yung trabaho ng business, so kailangan ko siyang pag-focusan. Mantakay mo yung pandemic kasi sobra hanggang ngayon, di ba? Ang laki ng damages na sa atin. So sa mga business sa industries, hindi lang sa construction industry, sa lahat, sa food, sa lahat ng negosyo talagang naapektuhan. So ako naman, kailangan kong bumangon para at least ma-maintain naman kung ano yung mga dapat i-maintain, matulungan din yung mga tao natin. At the same time, magkaroon din ng trabaho kasi ito yung pinagkukuhanan natin ng ating kinabuhay. Yun, sana okay na yung na-clear ko sa inyo kung bakit nawala ako noong mga ilang videos, no. Shout out pala dun sa mga nagsumuporta sa akin. Ang dami nyo ha, mga 7,500 na nag-support sa akin. So sana ngayon mga 750,000 na sumuport. Okay? So yun na lang. Yun lang naman yung sa first question. May next question to ba? Ang init parang. Ano ba to? Hindi ko alam kung si Boy Abonda na nag-i-interview sa akin eh. Si Kuya Robs lang pala to nag-i-interview sa akin eh. Init? Ano yun? Bakit mas lalo kang nagka-interest na ituloy ngayon na maging content creator? Okay. Bakit mas lalo kung gustong ituloy na maging content creator. Una, kasi 'di ba, gusto ko talaga mag-share ng life experiences,
despite na may mga bashers talaga akong na-receive, may mga bashers na kasing dumating, parang ganun, na parang nakapag-demoralize sa akin. Pero right now kasi, I want to share to you yung totoo na, yung totohanan na to. Be it on the business side, be it on my personal life, sa mga kaibigan ko, kalokohan, kung meron man, kakwilahan, ganun. Kung ano yung pwede kong i-share sa inyo with regards to my industry, mas lalo akong nagkaroon ako ng lakas ng loob na ituloy ito dahil nakikita ko na napakalawak na pala na natutulungan ng digital ano ba tawag nito? Digital channel or digital age. Parang ganon. Mga millennials na nga eh, di ba? Marami, lumalawak kasi natutulungan ito. Kumbaga, hindi mo na kailangan lumabas para matuto. So, throughout videos lang, may mga natututunan ka. Me, myself. Marami akong natututunan sa mga napapanood ko. So, sabi ko, may mga pwede naman akong i-share na matututunan ng tao sa akin. So, bakit hindi ko i-share, di ba? I-share ko na lang din para at least part sila, makinabang din naman sila, hindi man sila lumalabas or they don't have the resources para gawin itong mga bagay na to. At least, sa mga bahay-bahay nila, meron silang magawa, I mean, meron silang matutunan at may apply din naman nila in their daily life. Yun. So, bakit ngayon ko ginustong mag-create ng mga contents is dahil una, gusto ko to, passion ko na to, parang nandito na sa puso ko na gusto ko na mag-share sa inyo ng kung ano-ano. Yung ginawa ko noon, nag-share na ako ng mga simple lang noon dati. But right now, susubukan ko po at gagawin ko lahat para at least ma-share ko po lahat sa inyo kung ano yung kaya kong ibigay para matuto kayo. Be it motivational lahat, kung nahihirapan na kayo, ano ba yung mga... Kasi in my... I want to do it within my experience. Oh, no. Hindi yung experience ng iba, kukwento ko sa inyo. Hindi. Kasi ako mismo, marami na akong experience from the very beginning. Marami na akong nagawa sa buhay na hindi ko in-expect na nagawa ko. Okay, so yun yung mga gusto kong i-share sa inyo. Hopefully, makatulong din sa inyo. Yun. Yun yung reason po. Meron pa ba? Next. Ano yung mga abangan natin sa panibagong YouTube ng ating channel? Okay, sa panibagong YouTube ng ating channel, mga kaibigan, yung mga aabangan nyo dito, actually, I want to share to you personally my experiences in life. I want to be a motivational person. I need to be a motivational speaker to you. I want to motivate someone para mas lalong galingan o ayusin yung kanyang buhay. Diba? On the business side, I want to share paano ba ako makakatulong sa businesses, no, yung mga business ninyo kung sakali, in a way kung for the management, parang ganun. Tapos sa mga gustong kasi I am in line with construction, so may mga gusto magpabahay diyan, magkabahay, magpapagawa ng bahay. So siguro yung mga simple tips lang ako, hindi man ako yung gagawa ng inyong bahay, but I will share some tips kung ano yung mga dapat yung tignan from the start up to the finish. Para at least maging maganda yung outcome ng project. At saka, I want to share also yung couple of my friends. Yung mga happening sa amin. Kung ano yung nangyayari sa amin. Kasi halos lahat kasi ng kasama ko sa business is mga kaibigan ko. And of course, I want to share to you my new, kumbaga ito yung bago sa akin ngayon, yung aking married life. So, yun. Sa mga mag-asawa dyan, baka lang, meron kaming may share sa inyo na kakikiligan, o di kaya, alam mo yun, yung mapapangiti lang naman namin kayo. So hopefully, matangkilig po ninyo itong channel natin. And I am looking forward na ma-meet ko kayong lahat kung sakali. Thank you very much po. Yun po yun. Meron pa ba? Last. Okay, last na daw. Last na. Dami yan. Okay, last. Sige. What is your message to the people who supported you before sa unang channel mo at sa mga susuporta pa sa karating sa journey ngayon? Okay. Message ko sa mga unang sumuporta sa akin before at sa mga susuporta sa akin ngayon. Siguro sa mga mag-uusig na rin sa akin. May mga mangbabas sa akin. Okay?
sa lahat na lang, sa lahat, sa una, sa mga sumuporta sa akin dati, salamat po. Dahil at least, nakita ko po na willing kayong manood sa akin, sumuporta sa akin. Salamat po. Hopefully, you will continue to support me. Sa mga bagong susuporta sa akin, I will make sure po na kung paano hindi ko po binibigo yung mga dating nanonood sa akin. Eh, ngayon po, mas lalong hindi ko kayo bibiguin kasi madadagdagan kayo. I will share to you yung mga makakatulong, makaka-inspire sa inyong lahat. And sa mga mangbabash naman sa akin, yun pa lang, magpapasalamat ako sa inyo. One thing that one thing na nagpatibay sa akin ngayon is kung paano tanggapin ang negativity sa buhay. Dahil alam niyo po dumadaan tayo sa mga pandemya ngayon, ang daming nangyayari sa buhay natin. So mas lalo akong naging firm sa aking decision sa mga aking mga galaw sa buhay na ito dahil sa mga negativity na 'yan. Kumbaga, natuto ako. So ngayon, kung may mangbabasa atin, siguro magpapasalamat tayo dahil sabi nga nila, kailangan may check and balance. 'Yun na lang 'yung natutunan ko. In every and everything that we do, there should be a check and balance. Kung walang check and balance po, hindi po tayo mag-i-improve. So, what I'm trying to say is that if a certain person is doing something, meron at meron siyang mga mali. Which is, yung mga mangbabasa sa'yo, kung yun ang nakikita nila, we should be thankful. Kasi at least, you know how to alam natin kung paano natin itama yung binabash nila sa atin. Pero, yun nga, we take it positive, in a positive way para at least mas lalo tayong mag-grow as a person at of course as a influencer na rin kung sakali po. So, yun yung pagpapasalamat ko po sa inyo and hopefully po sa mga susunod na vlog po natin after this one is sana po tulungan niyo po kami at tanghilikin po natin and sana wag mo kayo magsawa sa aming sumuporta. So, kung magugustuhan po ninyo yung mga contents namin later on. And please don't forget to like, share, and subscribe. Tsaka pahit na rin yung notification bell para at least parati kayo updated. Magiging updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload namin para hindi kayo, kumbaga, updated pa rin kayo sa lahat at ano yung nangyayari sa amin sa channel na to. So, yun lang po. Nagpapasalamat ako ng marami at hopefully po makasama ko po kayo sa isang mas malawak pa at mas kapanapanabik na istorya ng totoong buhay. So, thank you very much and see you guys next video. Bye!